draft phase na tayo. Ladies and gentlemen, again, this is Team Vietnam versus Team Philippines na nakikita nyo sa skins nyo ngayon. And this is, again, a best of three series. Sa mga hindi nakapanood ng unang series natin, congratulations again to Team Indonesia kasi mag-a-advance and waiting na sila for the grand finals this December 8. Pero ngayon guys, let's go dito sa ating drafting phase. Kadya kagad ang unang binan ng ating Vietnam. And for the side of Philippines, andun yung ating Exburg Esmeralda, sinundan dito ng Vietnam. Dito sa Philippines, feeling mo ba makakakita ulit tayo ng support type na Selena? Your team is parang mabenta kasi ngayon si Selena as a support because of the crowd control and of course the arrival as well on the Abyssal Trap. Yes, and Marin Chandela, they bandali, which is napatama naman talaga. Nakita naman natin kahapon din. Your team is picking. And Harit na naman for the side of Vietnam. This is the first pick mula dito sa ating Vietnam and Philippines ngayon. Hover nila yung ating akay, also the Balmon, pero parang nasa malihat na sa Balmon. Okay, kumbaga ano lang yan, pantanggal ka ba para sa players natin? Pero we'll see, for Team Philippines, baka ito yung bago nila. And yung nakikita nyo sa screens, of course, yung mga players natin. And that is Coach Dale. Yes, for, SGD. From SGD for Team Philippines. So, Kufra and Granger for Team Philippines. Para sa kanilang first two picks. Actually, for Team Philippines, good thing na nag-prioritize na agad sila ng marksman for their lineup, knowing na Granger. Although, si Vietnam naman, yung Masha, na kahit pinag-uusapan natin, kahit sa labas ng mga laro. Oh, maano talaga, no? Maano talaga yung Masha dito. Also, sinapangan pa ng drop dito. Maring Chantel. Your team is actually picking. Yung lineup dito ng Vietnam, lakas nila sa objectives. Take note, they have the Harit dito using the Zaman Force and the Chrono Dash para mabasag kaagad dito yung ating mga turrets and also the Masha. Kita na natin yung capability dito ng isang Masha dito. Also the Graph, mabilis ang zone out. Pero ngayon, ano yung sasagot dito ng Philippines? They have the Granger. We know naman yung Granger in early game. He have the burst damage kumpara mo sa Kuro kay Kari. Pero Basha ni pareng Castro Mayor. Oh, yan yung diba? Sinasabi natin kanina pa na parang kumbaga naging matunog at maingay ang Basha for Team Philippines yesterday from their performance again against Team Thailand. So for Team Philippines, kasado na yung mga tank nila dito, ladies and gentlemen. We'll see kung paano magiging sagot dito ng Vietnam. So pwede silang mag-ban ng fighter dito, which is the TAMS. Tama ang pagkakaano natin doon. Kasi for a team na makapag-secure ng maganda talagang fighter na kaya mag-sustain, mahihirapan eh. Tsaka si TAMS kasi pag nilalaro mo, parang ang hina eh. No? Pero pag pinapanood mo sa mga pro players, sobrang taas ng sustain niya, yung life steal niya dito, sobrang lakas. And your Philippines ngayon, they will ban the carry para mapilitan tong mag Claude or mag-Kimi. Kasi Basha is one of the heroes na pwede mong i-counter dun kay Claude. Kasi yung Basha dito, nagbibigay siya ng anti-sustain or life steal mismo sa kalaban. And Claude ngayon, kailangan niya ng life steal. Tama, tsaka knowing na for Philippines dito ang lineup nila, meron silang two solid tanks. Pagbigyan mo ng Claude na anti-heal na sinasabi mo, parang isusustain lang dito na nga ba siya ng Team Philippines. But here, we could see a burst damager na, although single target for Team Philippines, pero in line with the Harit lang din naman. Pero for Team Vietnam, tingnan natin kung delicates yun, ha? Mag-aano sila. Kung delicates yung Estes dun, eh. So, pinag-iisipin nila kung Estes ba dito or Valir. Parang nasa mali. Parang mas okay yata. Pero take note, guys. Mas nasa mali talaga yung Vietnam if they pick the Estes dito. Kasi may basha na yung ano yung Philippines. So, ano pa yung gagawin ng ating Estes? Napanood nyo to sa M1, yung sa Onyx Pitch, diba? Ginamitan lang siya ng basha. So, yung Estes nawala ng kwenta yung heal dito or yung sustain dito ng SS dahil doon sa ano ng para nagkaroon kasi ng time na sustain meta si Estes, Rafaela, yes, kung patagalan sa clash. Pero Basha lang ang sagot sa mga ganong klase na hero. So medyo delikado yung if ever so kanina. Pero for your Team Vietnam, medyo classic ano to, classic combo. Yes, si Gracay. Gracay, ano, season 3, season 2. O, diba?
guardian's barrier mo, guardian yung ginawa mo pader, doon tayo iikot. Oh, ganun, ganun lang kaano. Pero for the side of Vietnam, they have the potential mismo na kapag zone out, also mag-counter initiate. They have the Akai with the hurricane dance, ganyan sabi. Also the wild charge. Pero ngayon, for the Philippines, more on burst damage. Lunox, andito yung ating show ni Kenji. Also, nandito yung Ranger natin. Onting so ano lang, snowball lang mula dito kay Arcangel. That is Pew, guys. Sa mga hindi pala nakakaalam, Pew will get the Ranger. Nandito naman si Bata. No? That is his para sa Basha. And Carl EZ for Lunox. And lastly, para dun sa ating Kupra. And Kenji, yung ating top lane. And that is Cho. Oh, pag tinitingnan mo pa lang mga abilidad dito ng players, basketball ng player para pang basketball, para pang basketball team yung mga apelyido nila doon. Parang who would have thought na si Hayes pala bataanon yung bataanon, no? Yung kanyang apelyido. Alam mo nga si Manjin nga, naiisip nga namin kay Lassie. Kala mo ba no? Kala mo basketball all player na tumira ng tres. Si Castro Mayor. Castro Mayor, 4-3. Kasi may PBA player na alam kung Castro Mayor yung Amelino. Oh, so parang ano lang, di pa naisip mo Castro Mayor, yes. Basketball player. Pero ito, again, this is a best of 3 series para sa ating lower bracket semifinals. So onto the red side, yan ang Team Pilipinas. So for their lineup, meron silang Granger, meron silang Baksha. And nagkutingin natin yan, makikita na naman natin sa screens yung tatlong camera natin kung magkakaroon ba ng bakbakan early on for this game. Pero ito na, let's go back dito sa ating pagkakilala sa ating mga players or ating mga heroes. For the side of Vietnam, nandito yung ating Harry, Graf, Masha, Akai, and Akrod. Ito naman para sa Team Philippines. Ayaw pa nila ipakilala dito para sa laban natin. Pero going back sa ating laban, ayan, that is the Granger, the Basha, the Lunox, the Kupra, and the Cho. Pero dito sa bottom lane. Naku si Bila. Oo, so dalawa ang makakalaman niya if ever. So, dun sa kanyang lane. Pero sa top lane dito, Masha naman against both the Basha and the Granger. So, this is a 2-1-2 situation pala dito for the side of Philippines. Kita niyo naman yung suporta na ginagawa dito ng Pilipinas sa ating mga players. Basha ngayon, masasalubong mismo si paring Harit. Is a level 4 Harit kagad. Sobrang bilis ng level dito ng ating mid lane for the side of Vietnam, and they will go dito sa ating box. Oh, so inedigate agad nila dito yung Granger actually for your Team Philippines sa tumaba. Kita nyo naman dito na kung mabibigyan pa nga yata si Kuya Hayes natin for Team Philippines, pero napakakulat with that revitalize of first blood for Team Vietnam para sa ating laban. Masyadong isinustain dito ni ano ni Basha yung damage doon ng ating carry. Turtle resurrecting soon. Pero sa bottom lane, makakapatay mismo yung ating Nepo Xeno, and that is Carl DZ. That is an easy kill mula dito mismo sa ating mage for the side of Philippines. 1-1 exchange. Diba? Oh, so may sagot din naman dito ang Team Pilipinas para sa binabato ng Team Vietnam. And we could see here now, ladies and gentlemen, this is the first turtle para sa ating laban. Sama boards ginamit na dito. Iparing gumulong team for na. Team Vietnam, pero gumulong na si Kuya Hayes. Oh! What a steal! Come from Pew of Team pero Philippines. What? Castro Mayor with Tyrus Revenge. Tatanong na din dito si paring Vietnam on that Akai. Flicker. Pero gusto pa nga with a flicker in for the Granger. Bang! Another kill for Team Philippines para sa ating laban. Bang, bang, bang. Alibang, bang. Granger. That is an easy kill mula dito kay Arcangel. And he have the warrior boots na kagad. Ladies and gentlemen, nakuha pa yung ating pagong. Sakto! Yung next zone na ato doon. Parang yun yung mga ano for Team Vietnam. Kailangan pinapansin nila yung mga ganun. Talaga napabang-bang doon yung ating Granger for Team Philippines. And that is gonna be an objective na naman para sa ating bansa dito sa laban na to. Turret ang kanila nakuha. So, kita mo yung sustain ni paring Basha natin dito. Grabe si Basha dito. Kumbaga sa second chance, malapo po yung Basha. Tumatayo lang mismo sa Zaman Force yung ating Basha. Ganon kaganda actually yung binibigay na anti-sustain dito ni yung ating Basha dito. Kasi even Harit ka mo, kahit sabi mo yung Chrono Dash, may dagdag armor, wala siyang damage sa binibigay. Actually, kanina namatay nga yung Basha. Kaya niya yung i-turn around yung things. Pero wait, hold that doon. Nasipa dito. Pero flicker out lang din. Another kill para dito sa ating kapitan ng Team Pilipinas. 4-1 is the score. Pero dito naman sa ating Babs. Sakit naman yung ating Hurricane Dance, yung ating Revenge or the Rage. Mula dito kay Kupra. Wala nang buhay si Batang Anon, pero kukunin pa rin ang Pilipinas. Revitalize. Yung ating Babs. The Revitalize will heal everything.
Para oh, dito sa side natin. And revitalize with trust. Parang yun yung naging laban dito ng Team Pilipinas. Kita mo naman, for Nepomuceno or the Lunox, kaya niya mag-heal on the first kill on the Starlight Pulse at meron pa revitalize. Ito na naman. Ito na naman. Talagang grabe mag-zone out dito si Kuya Bataano natin for Team Philippines. So, kita mo yun, dalawa. Ang sino-zone out niya, that is a tank and a Claude for Haze dito sa Team Pilipinas. Pero napapalayo niya eh. Binabata ni Bataano yung ibang miyembro dito ng Vietnam. As you can see, the Way of the Dragon from Vila or Kenji mula dito sa mid lane. At nabasag na rin talaga dito ni Memposeno yung ating first tower ng Vietnam dito. Mga kaibigan, another objectives para dito sa Team Philippines, yung ating revenge from Kupra. Castro Mayor, titira ba ng tres? Hindi. So, sakto pala dito kay Castro Mayor, nakabola siya. No? So, pwede rin siya mag-basketball, pero Hurricane Dance dito para sa ating Akai pro Archangel. That's Sonata. Kamuti ka pamatay pero buhay pa rin dito ang paring Akai. Pero sa likod natin yung Masha doon para nakita si paring Granger. Ayun. Patay si Granger doon. Nahuli ni Masha. Pero kita nyo naman yung sustain ni Bataano. The Zaman Fort mula dito kay Harit. It will be a 3v1. Gumulong na parang mag-o. And kita nyo naman, sobrang tindi ng sustain ng ating Masha. Actually, bumabalik pa si Bataano. Kung magagano nakaliit yung buhay niya, pero alam niya kasi na kaya niya mag-sustain. So kung kaya pa niya mag-stay, mag-stay pa rin siya. And that is a good buy time actually for Team Philippines kasi nakasira na second tier turret dito sa top lane ang Team Pilipinas. And Nepomuceno or Carty Z, ladies and gentlemen, meron na siyang concentrated energy. Paring Chantel. Take note guys, yung ating Basha, that is his from SGT, last team from Archangel yung ating isang ano dito, and that is Kupra. Pero kita mo naman yung Tyrant's Revenge ni Castro Mayor, walang tinamahan, sayang. Pero grabe mag-zone out talaga dito yung Basha natin. Ladies and gentlemen, kita nyo naman, naka-charge po Castro Mayor, pero na yung mga bola natin dito. Grabe o! Pero Bataanon dito, nag-AFK na si Ace! Ladies and gentlemen, against three players dito, talagang grabe yung sustain. Hindi niya na kailangan pang kumalaw. And dito, napatay pa nga ang Harith or the Burst Damager of Team Vietnam for this match and turret as well. Oh my for God! Team Philippines. Maring Chantel, mga kababayan, kita nyo yung ginagawa ni Haze dito for the side of Team Philippines. Ayan na nakatayo lang siya. Walang damage yung ating Claude. Kumbaga kay Cardo, Wala. Pellet gun yung bala. Pellet gun yung bala dito ng Claude for the Basha. Mas malakas daw yung Popoy and Basha. Para dito sa ating laban. Pero kita nyo, yung alaking factor kapag ka-tank talaga. Yes. Yung supposedly frontliner, kayang-kaya talaga mag-front. Ito ang maganda kasi sa lineup ng Philippines, mga ana. Yung Basha, nag-zone out. Nakita naman natin, nakatayo lang. So yung Kupra ngayon, ang gagawin lang dito ni Lasty, igugon niya, papasukan niya yung mga pumapasok dun sa Philippines. So kailangan niya lang suportahan yung ibang miyembro ng Philippines dito. Like Masha, like Claude, or Akai, or Harry. Kailangan niya lang i-Tyrant's Revenge para mahuli. Pero kita mo naman yung si Bataano, or Last, or His, para dito sa side ng Philippines, sobrang kunat ng Basha. And grabe talaga siya mag-zone out actually. Kita niyo yung positioning dito ng Team Philippines. As much as possible, two tanks are in front whenever nakukuha dito ng Torre yung kanilang team. So all second tier turrets dito ng Team Vietnam nasira ng Team Pilipinas for the gold lead. Ang laki na rin ng kalamangan. And that is the Holy Crystal for Nepomuceno of Team Philippines. Sobrang sakit na ng damage dito ng ating Lunox. And take note guys, si Basha pa lang mismo yung nagpapahirap for the side of Team Philippines. Kenji, we have the endless battle dito para sa kanyang Cho. Samantalang wala ng outer turrets dito yung ating Vietnam and Philippines ngayon. Death Sonata mula kay Granger. Kita mo yung ating Claude. Wala siyang damage. Para siyang crits. Matay kay Basha. The 1,000 pounder, pero kita mo naman yung burst damage dito. Diba ko pa sa eno. And ibang miyembro dito ng Vietnam, bamba out sila. Maring Chantel. Grabe dito yung Team Philippines actually. Grabe yung damage dito ng Lunox for a tank actually against Team Vietnam. And kita yung pressure na binibigay dito ng Team Philippines. For Team Philippines, the good thing actually is to wait for the level 1 Lord para sa ating laban. So, grabe. Kita nga naman yung minion ngayon. Talagang all lanes are being pressured here by Team Philippines. Oh my God. Plus, this is a level 12 Granger
for you guys again sa Team Vietnam. So, lagi natin sinasabi, pagka marksman, mid to late game. Kasi dito sa ginawang space ng Team Philippines, online na tong Granger na to. Yes, actually, safe to say. Actually, kanina pa siya online. And take note, guys, or Chantel, this is a good performance soon mula sa Team Philippines. Kita min zone out na ginagawa dito ni Hayes or Basha dun sa lineup ng Vietnam. hindi maano dito ng Vietnam, hindi sila makaalis kay Hayes kasi alam nilang damage ano lang eh. Tsaka hindi sila maka-defend ng yes, ano towers, ng push. Yes. Kasi kanina ang ginagawa dito ni Hayes, nakatayo siya doon. So grabe yung ginagawa niya intimidation against Team Vietnam. Kaya safe dito yung Team Philippines actually na mag-push na nga to. Pero tignan natin dito disengage na lang din. And habang nangyayari yan, not knowingly, Team Philippines ay nakakuha na ng ating first Lord. Uncontested yung Lord natin dito and Philippines will get the Lord Immortality mula dito kay Lasty. Pero kita nyo naman yung sobrang unat ng ating Basha or Haze mula dun sa top lane natin. Oo, so dito for Team Philippines, all they have to do actually is to wait for this Lord para makasecure na objective. Pero Castro Mayor on that Immortality actually para sa kanyang Dead Sonata. What a damage coming from Arcanghel for this Team Philippines. So damage is real for the Granger. Oh! Oops, pero tinan natin dito na cancel din ng Tyrant's Revenge. Dito ang supposedly set of play coming from Team Vietnam. Pero Zaman Force, wala ng Zaman Force dito. Yes. Ang Harith ng Team Vietnam. Ibang klase. Pwede itong i-force actually ng Team Philippines. Good thing for Team Philippines. May disiplina actually. Pero tinan natin dito. Castro Mayor, 4-3. Ayan na, grabe naman si ating last dito. Pero kita nyo naman ang ginagawa ng Team Philippines. Basag lang agad. Yung third tower sa mid lane, the Zaman Force, also the Death Sonata. Hindi tatama yung last bullet dito. Mga kaibigan, lastly, andun na mismo ang kanyang immortality. Basag na rin yung top lane, the Blazing Duet, para dito sa ating Claude. Pero walang damage, mara yung Chantel. Grabe yung revitalize dito. And this is a coming from Team Philippines. Pero kung makikita nyo, parang tinatapos na yata dito na Team Philippines. Pero Bella with a kill for Team Philippines. And oh, that is it para sa ating game number 1.